Idol Raffy Tulfo, nagpaliwanag na sa kumakalat na isyu na kinaiinisan ng maraming mga Duterte supporters. Tatakbo nga ba siya bilang Bise Presidente? Ano yung 16 million versus 42 million subscribers na isyu? Sige nga Idol Raffy, the mic is yours! Nais ko pong magbigay ng reaksyon hinggil po sa kumakalat na fake news ngayon sa social media. Nais ko pong ituwid ang isang misinformation. This will be my first and last statement hinggil sa issue. After that, move on na ako. At sana maging kayo, move on na rin. First, hindi po ako tatakbo sa pagka-Bise Presidente. Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-Bise Presidente sa darating na halalan. Meron pong mga naghikayat sa akin na maging katandem nila para maging Bise Presidente this 2022 elections. At yun po ay tinanggihan ko. I said no. Why? Dahil mataas po ang respeto ko kay PRRD, kay Pangulong Duterte. At wala po akong intensyon na babanggain po siya sa darating na halalan. Yun. 16 million and 42 million. Yes, nabanggit ko po yung 42 million. But hindi ko po subscribers yun. Wala po akong 42 million subscribers. Saan ang galing yun? Because at that time, I thought 42 million ang subscribers ng ABS-CBN Entertainment. Now which, kinurek ko naman agad the following segment. Sinabi ko, 16 million voters ni Pangulong Duterte versus 36 million subscribers ng ABS-CBN Entertainment na posibleng mag-clash next year kapag nabuksan ulit yung usapin tungkol po sa prangkisa ng nasabing network. Okay. Kapag halimbawa nagkaroon ng referendum, kunyari lang, yun ang sabi ko, there might be a clash between 16 million voters versus 36 million subscribers ng ABS-CBN, magka-clash. Yun po ang sinabi ko. Now, this weekend, marami po akong mga kaibigan na nagsitawagan sa akin na bulabog po sila. Meron akong dating classmates. In fact, dalawa dati kong classmates sa high school. Meron po akong mga negosyante na mga kaibigan. I think apat ata o lima. Lima ata sa kanila ang tumawag sa akin. Meron pa isang abogado na best friend ko na nabulabog. So nagpaliwanag ako sa kanila. These people are certified diehard Duterte supporters. And nagtampo sila sa akin. And I explained to them, mga pare ko, misinformation po yan mga nabasa nyo sa social media. Ito yung totoong nangyari. At ito yung totoo kong sinabi. At ito yung totoong totoo. And after I explained to them, and I apologized to them, and I told them, sorry kung kayo ay nakasagap ng misinformation, I apologize to you. At matapos ko masabi yun, naintindihan nila, then they said, okay, and then they move on. And lastly, listen to this. I mean no disrespect sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. Dahil, isa po ako doon sa 16 million na bumoto kay Pangulong Duterte noong 2016 elections. In fact, ito pong mikropono ito, dito po, sa Wanted sa Radyo, kinampanya ko po si Pangulong Duterte. I did. At marami po nakakaalam yan. Okay? So no disrespect doon po sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. At sana, huwag na ho tayo magpakalat ng fake news para sa kabubuti po ng ating bayan. Period. Oh, ayan ha. Healthy discussions lang dapat. Kalma lang. May mga bagay naman siguro na nadadala sa usapan. Ano ang masasabi niyo sa paliwanag na ito ni Raffy Tulfo? Comment na! Like and share! At mas okay kung mag-subscribe ka na rin sa WonderJuan Channel!